Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss different types of discontinuities. A function f of x is said to be continuous at x is equal to c if the following three conditions are satisfied. So first, if the function of c exists, and second, if the limit of f of x exists as x approaches to c, so if they are equal, continuous yung function natin. So, ito yung napag-aralan natin sa previous video lesson natin na kapag meron lang isa na hindi nag-satisfy dito sa tatlong condition, ibig sabihin yung function natin ay discontinuous. Given the graph, so given the three graphs, ang mga graphs na to ay nagpapakita na discontinuous yung function natin. At ito pala, yung tatlong ito, ay nagpapakita ng iba't ibang discontinuity. So, ano-ano ba yung pagkakaiba ng tatlong graph na ito? So, in the first graph, we have f of x is equal to 3x squared minus 4x plus 1 all over x minus 1. So, ano kaya yung pagkakaiba ng graph na ito dito sa dalawa? So, kapag ganito daw yung graph natin at may hole dyan, tinatawag natin itong removable discontinuity. Ibig sabihin, yung function natin ay merong removable discontinuity. So, pag sinabi natin removable discontinuity, nangyayari lang yan if there is a hole in the graph of the function. And also, kapag removable discontinuity class, mare-redefine natin yung function to remove the discontinuity. So, kapag na-remove natin yung discontinuity, so magiging continuous na yung given function. And also, malalaman natin na removable discontinuity siya kapag indeterminate yung function natin in the form of 0 divide 0. So, kapag again, removable discontinuity, yung graph natin o yung function natin, kapag merong whole yung graph natin. And then, itong pangalawang graph, ay tinatawag nating jump discontinuity. So, kapag ganito daw ang makikita nating graph, so ito ay tinatawag nating jump discontinuity or yung function natin ay merong jump discontinuity. So, tuwing kailan natin masasabi na yung function natin ay jump discontinuity. So, nangyayari lang yan kapag yung graph natin o yung graph ng function natin stops at one point and seems to jump to another point. So, let's say ito yung graph natin. Kapag ititrace natin yung graph at itutuloy natin dun sa kasunod na graph, kailangan pa nating tumalon o humakbang papunta dito sa pangalawang graph. So, hindi siya natutuloy. So, kailangan mo pang mag-jump papunta sa next graph. So, kaya tinawag siyang jump discontinuity. And also, both left and right hand limit exist but not equal. So, unequal yung left and right hand limit ng function na given ito. So, again, kapag ganito class, yung function natin, ibig sabihin, yung function natin merong jump discontinuity. Yung pangatlo, so given the f of x is equal to 1 over x, so tinatawag natin itong asymptotic or infinite discontinuity. So as you can see class, kapag nandito tayo sa right side, no? O yung kapag kukunin natin yung right hand limit nito ng function natin. So yung function natin ay papunta, so lumalapit siya papuntang positive infinity. So ganun din dito, no? Pag kukunin natin yung nasa left hand limit natin, so yung graph natin ay papunta sa negative infinity. So kapag ganito class, malalaman natin na asymptotic or infinite discontinuity kapag merong at least one of the two limits is infinite. So kagaya ng nakikita nyo. And also, it has a vertical asymptote. So saan ba natin nakikita o tuwing kailan tayo nakaka-encounter ng vertical asymptote? Kapag ang given natin, rational, logarithmic,
and trigonometric, especially yung cosecant natin, secant, tangent, and cotangent. So, tatandaan natin yung pagkakaiba ng tatlo. So, again, so kapag may butas, yung graph natin or may open yung isang point, ibig sabihin that is removable discontinuity na kung saan mare-redefine pa natin at magiging continuous ang given na function. And then kapag ganito yung graph, so that is jump discontinuity na kung saan kapag rinap natin yung function na yon, nag-stop dun sa isang graph bago pumunta o kapag trinace natin papunta sa isang graph. And kapag asymptotic or infinite discontinuity, so again, tatanda lang natin, kapag may asymptote or may vertical asymptote, that is infinite discontinuity. Determine whether the following function are continuous or not. If they are not, classify them as removable, jump, or infinite. So for example number 1, we have f of x is equal to x squared minus 4 all over x minus 2. So kapag ganito ang given, di ba, lagi natin tinitingnan dyan yung denominator natin. So ano kaya yung value ng x? Kailangan kasi hindi mag-zero yung denominator natin. So dapat yung x natin hindi siya mag-equal kay 2. Bakit? Kapag ang x natin nag-equal kay 2, so let's say evaluate natin yung function at x is equal to 2. So 2 squared minus 4 all over 2 minus 2. And 2 squared, that is 4, minus 4, the answer is 0. Ganun din sa denominator natin, 2 minus 2, 0 din. So, indeterminate. So, nabanggit kanina, no, bago itong slide na to, na kapag indeterminate, ibig sabihin yung function ay merong removable discontinuity. So, kung titingnan natin yung graph, okay, yung graph ng function natin, so, meron siyang hole dun sa x is equal to 2. So, ibig sabihin yan, di ba, kapag sa graph, yung 2 natin ay hindi kasama sa domain natin. So, sabi kanina, kapag removable discontinuity, pwede natin siyang i-redefine para maging continuous yung graph natin. So, paano natin gagawin? So, again, itong given natin o yung example number 1 natin ay halimbawa ng removable discontinuity. So, to remove the discontinuity, so redefine the function. So, pag sinabi natin i-redefine natin yung function, so balik tayo dun sa original na given natin. Kasi we all know na kapag ang x nga natin is 2, and then kapag kinuha natin yung limit niyan, okay, so mababago. So, i-try natin. So, pag kinuha natin yung limit of x squared minus 4 all over x minus 2, so, if a-factor natin yung numerator, so magiging x plus 2 times x minus 2 all over x minus 2. Okay, so makakancel natin yung x minus 2. So, the limit of f of x as x approaches to 2 is equal to x plus 2. So, since polynomial na siya, pwede natin i-substitute yung 2 natin. So, 2 plus 2, the answer is 4. So, the limit of f of x as x approaches to 2 is equal to 4. So, ibig sabihin ngayon, pwede natin magiging continuous kapag yung x natin is equal to 4. So, paano natin gagawin ito? So, of course, magiging piecewise function na yung given natin. So, kapag yung f of x natin, x squared minus 4 all over x minus 2, gagamitin mo yan if x is not equal to 2. Kasi kapag ang x natin equal to 2 dyan, magiging indeterminate yung given function. And 4, so papalitan natin or dadagdagan natin that if your x is equal to 2, kapag ang x natin is equal to 2, so the function value is 4. So kapag ito ay green up natin, no, gamit yung Desmos natin or any application, marami sa internet na piecewise calculator, kapag nilagay nyo lang ito, so makikita nyo na itong graph. Okay? So, sa symbol lab, yun ay sa, i-search nyo lang yung symbol lab para kitang-kita nyo talaga na magbabago yung graph. Okay, so
ay try class na ipakita sa inyo para ma-check nyo na nagbago, no, na redefine natin yung given. Okay, so pwede nyo rin ito i-download, di ba? May application din ito. So, ang gawin nyo lang, insert nyo lang o encode nyo lang yung given function natin. So, we have, okay, so pindutin yung fraction bar. So, we have x squared minus 4 all over x minus 2. And then, so para makita nyo lang yung graph, so mas maganda kasi, ipakita nyo agad yung graph para alam nyo agad kung yung function natin removable. So, as you can see, class, so, yung graph natin, okay, merong open dito, naka-open yung circle at x is equal to 2. So, kapag nilagay na natin ito, okay, na bago na yung, kasi na-redefine na natin, so, ngayon, mawawala na yan. Okay, so, ipapakita natin. So, if your f of x now is x squared, so x squared minus 4. So, if your x is not equal to 2, and then positive 4 if your x is equal to 2. Okay. So, dapat dito ay 2. So makikita niyo class sa graph. Okay, so asan na 'yun? Ah, okay, so kulang pala. So dapat naka-fraction ito. So this is x squared minus 4 and x minus 2. Okay, so makikita nyo sa graph, di ba kanina naka-open to, unshaded itong point na to. So ngayon shaded na. So ibig sabihin lang yan, class, kapag removable discontinuity, magagawa natin na continuous yung function na given. Okay, so balik tayo dito sa ano natin. Okay, let us proceed for the next example. Okay, we are done with that. So, number 2, we have f of x is equal to 3x minus 2 if x is less than 3. And x minus 1 if your x is greater than or equal to 3. So, ganun din sa mga ginawa natin na ng mga nakaraang lesson. So, i-check din natin kung magsasatisfied ba dun sa tatlong condition. So, if your x is 3, okay, that will be our x is equal to 3. So, i-evaluate natin yung function natin. Kapag yung x is equal to 3, ano yung gagamitin natin na subfunction? Of course, yung x minus 1. Kasi yung 3x minus 2, gagamitin lang natin kapag yung x natin ay less than sa 3. So, x minus 1. So, substitute lang natin yung 3. So, 3 minus 1, the answer is 2. So, tingnan natin sa, kunin natin yung limit nung left and right hand limit nito. So, unahin natin yung left-hand limit. So, kapag left-hand, of course, dapat less than sa 3. Kaya, ang gagamitin natin yung 3x minus 2. Okay? So, sa-substitute lang natin yung 3. So, that is 3 times 3 minus 2. So, 9 minus 2, the answer is 7. Yung right-hand limit naman, so, kapag right-hand limit, of course, greater than kay 3. So, kapag greater than kay 3, x minus 1 yung gagamitin ay nakuha na natin kanina. That answer is 2. As you can see, class, yung one-sided limits natin ay hindi sila equal. So, they are not equal. So, ibig sabihin, yung limit natin na f of x as x approaches to 3 does not exist. So, kapag ganito, kapag ganyan, class, tingnan natin yung graph. Okay, i-graph natin ngayon. Para kitang-kita nyo, okay, so makikita nyo sa graph, so
Dito pa lang kitang-kita na sa graph na yan ay jump discontinuity. Okay? So, naputol dito. So, kapag pupunta tayo sa next na graph, so, kailangan pa natin mag-jump mula doon papunta dito. Okay? Kaya siya jump discontinuity. Next. For f of x is equal to 3 over x minus 2. So, again, rational ulit ito. So, titignan natin yung denominator. So, ano yung magpapasiro sa denominator natin? So, 2. If your x is equal to 2, so evaluate natin. If your x is equal to 2, our function is 3 divide 0 and that is undefined. So, kapag undefined, ibig sabihin meron tayong asymptote. Diba? Kapag undefined, again, meron tayong asymptote. And then, since, diba, iti-check natin dun sa tatlong condition, sa unang condition pa lang, hindi na agad siya satisfied. So, hindi na natin i-check sa pangalawa at pangatlo. So, ngayon, tingnan natin yung graph. So, as you can see, yung graph natin, meron tayong vertical asymptote. So, kapag may vertical asymptote tayo, yan ay tinatawag nating infinite discontinuity or yung function natin ay infinite discontinuity. Okay? And of course, so titingnan din natin yung limit ng f of x as x approaches to 2. From the right, yung sagot natin ay positive infinity. So meron tayong infinity. And then dito sa left side natin, if the limit of f of x as x approaches to 2, from the left side, so that is negative infinity. So therefore, yung example number 3 natin is infinite discontinuity. So kung ako sa inyo class, mas madali na i-graph, no? Para kita agad kung ano yung function natin. Kung removable ba, jump, or infinite. For example number 4, we have f of x is equal to x plus 1 if your x is less than 4. And the squared of x minus 4 plus 3 if your x is greater than or equal to 4. So first, okay, your x here is equal to 4. Okay, so kung ano ba yung boundary, ay hindi boundary, yung pagkat kung saan sila. So yun ang kukunin nating value ng x. So yung x is equal to 4, if your x is equal to 4, ito yung gagamitin nating function. So x minus 4 squared plus 3. So, substitute 4. So, that is 4 minus 4, 0. 0 plus 3, the answer is 3. And then, we're going to check the limit of the function from the left side as x approaches to 4. So, since from the left side, so that is less than 4. So, x plus 1 ang gagamitin. So, we're going to substitute 4. 4 plus 1, that is 5. And if the limit of f of x from the right side, if your x is approaches to 4, so itong gagamitin natin. Since nakuha na natin yung value niyan and that is 3, so as you can see class, yung one-sided limits natin, they are not equal. So ibig sabihin, yung limit natin does not exist. So again, so paano natin malalaman kung ito ay, kung does not exist ito, ibig sabihin, non-removable ito. Okay, so non-removable, hindi kagaya nung example number 1 natin na pwede natin i-redefine. So ito, non-removable ito. So kapag rinap natin, ayan, kitang-kita agad na this is an example of jump discontinuity. Okay, so yung number 4 natin, ito ay halimbawa ng jump discontinuity. And for number 5, we have f of x is equal to x cubed plus 1 if your x is not equal to 0. And negative 1 naman if x is equal to 0. Since na-define na na kapag yung x natin equal to 0, the function value is negative 1. I-check natin yung dalawang limits, yung one-sided limits natin. If the limit of f of x as x approaches to 0 from the left side, so, substitute lang natin. So, 0 cubed plus 1, that's 1. And then, if the limit of f of x as x approaches to 0 from the right side, so, same lang na 1. So, as you can see, class, they are equal. So, yung limit of
f of x natin as x approaches to 0 is equal to 1. So kapag ganito class, pag ganito yung case na equal yung one-sided limits natin, ibig sabihin, nag-exist yung limit natin. Diba? Yung limit of f of x natin nag-exist. And that is, pasok tayo dun sa pangalawang condition. Ang problema, they are not equal. Diba dun sa pangatlong condition, hindi sila equal, dapat equal yung f of c natin and then yung limit ng f of c natin. Since they are not equal, so ibig sabihin, ano ito? Removable function. Okay? Ay removable discontinuity. Ibig sabihin yung function na ito, ay merong removable discontinuity at x is equal to 0. So, paano natin gagawin? Since removable discontinuity siya, i-redefine natin yung function. Okay? So, i-redefine natin yung function since dito, shaded, unshaded yung portion na to. Okay? At x is equal to 0. So, kapag i-redefine natin, ang gagawin na lang natin, since naka-piecewise na siya, ang gawin na lang natin class, papalitan natin tong negative 1. So, ano dapat ang ipapalit natin? Kasi kapag ang limit of f of x as x approaches to 0, the answer should be 1. So, dapat ang ipapalit natin dito ay positive 1. Okay? So, ipapalit natin dyan ay positive 1. So, kapag ganito na, yung function natin, kapag re-nap natin yan, so, ito na yung graph nung na-redefine na natin yung function, nawala na yung naka-open na circle dito. Okay, so tatandaan natin kapag removable discontinuity, i-redefine natin ang function para maging continuous yung given function natin. Pero kapag non-removable, kagaya ng jump discontinuity, so hindi na natin ma-redefine yung function. So to sum up, kapag ganito yung graph, may hole sa graph, removable discontinuity. Ibig sabihin, mare-redefine pa natin. Pero kapag ganito, okay, yung, let's say, iti-trace mo yung graph and then papunta ka sa kabilang graph, kailangan mo pang tumalon. So that is jump discontinuity. And then kapag may vertical asymptote, and then kahit may isa lang, no, at least one, no, sa isang side na infinite, okay, infinity yung ano natin, limit natin. So, that is infinite discontinuity. And also, para matulungan kayo kapag nag-evaluate kayo ng function sa given na point, let's para matulungan kayo ma-identify kung continuous ba siya or not at the given point. So, ito muna yung gagawin nyo. Kapag yung limit of f of x as x approaches to z nag-exist, if the answer is yes, and if the limit of f of x as x approaches to z ay equal sa function value ng z, at kapag ang sagot ay yes, ibig sabihin continuous yon. Okay, so yun ang condition natin. So kapag nag-exist yung limit ng function as x approaches to z at kapag equal sila ng function ng z, ibig sabihin, that is continuous. Pero kapag hindi sila equal, pero nag-exist yung limit ng f of x, x approaches to z, ibig sabihin nun, yung function natin has a removable discontinuity at the given point or doon sa isang point. Pero kapag yung limit natin o yung limit ng f of x as x approaches to z ay hindi nag-exist, ibig sabihin, does not exist. So, itong kasunod na itatanong nyo. So, do the one-sided limit. So, yun ang titingnan natin. Yung kasunod na titingnan natin. Do the one-sided limits exist but are unequal? Kapag ang sagot, no. Ibig sabihin, yung function natin ay merong infinite essential discontinuity. Pero kapag yung sagot natin is yes, so yung function natin has a jump essential discontinuity. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson,
your Walmart channel.